Opo. Kasi RSG po, parang parehas po sila ng playstyle namin. Wow. Or yun yung sinabi niya. Ganun yung sinabi. Ganun yung sinabi. Ganun yung sinabi. Ganun yung sinabi. Tapos biglang sasabihin ni Mara, okay, you may now take your walk to victory. Tapos mababaw na sila. Ano, yun yung nangyari sa interview. Tama. Wala pang MVP nun eh. Wala pa. Wala pa, di ba tinatanong? Wala pa yung ano, yung match MVP. Who do you think is the match MVP? Ayan, si Mara. Ganun si Mara. Yun na yun. Pero, wala na yun. Wala tayo dito ngayon. Wala tayo dun ngayon. MPLI kami. MPLI kami. Ay, kita mo yun. Bumoboxing si Kuya Aqua, pre. Ay, ano, may ritual, may ritual. May konting ritual. Sa masyado boxing. Sabi niya, kapanood ko lang dun sa kabila eh. Sabi na-inspire ako eh. Magaya nga. Magaya nga, moves. Na-inspire ako dun. Magaya nga. Pakitahan ko nga. Pakitahan ko nga. Dito na rin, championship na to eh. Dito na rin, championship din to. Championship din to eh. May SDE din to. SDE din kami. Kala nyo kayo lang may SDE ah. Diba? Papalag din kami dito. Papalag din. Na, ang bagal pumili ngayon ni na TikTok to. Eh kasi take your time eh. TikTok on the clock eh. Usually mabilis yan eh. Tama. Usually pick agad yan. Ngayon, ngayon siguro kinoconsider nila. Kumbaga parang iniisip nila eh. Kasi nakita nila yung laruan ng RSG nung kalaban yung AP Brennan. Parang very dynamic. Kailangan nilang masira yung piece by piece yung composition ng side ng RSG. Kasi kung hindi, kung uulit at uulitin lang nila, baka mayari sila at mahirapan sila. Kasi nakapag-adjust na itong RSG. True. Ayan yung ano, adjustment. Paramis agad, prior pick ng RSG. Correct. Usually, ano yan eh. Usually, kapag si Aqua, damage type mage ang pipiliin niyan, Hans. Yung mga ano, barya. Minsan may parsa pa yan. Ngayon, sabi, mag-ano tayo, mag-paramis tayo para sustain. Tapos gusto natin yung pangmatagalang laban. Tsaka pasok din yung paramis dun sa playstyle ni Aqua at some point. Kasi nga, di ba, nabanggit kanina, I think ni Mirko na si Aqua yata ang top 2 KDA sa buong MPLI. Sa buong MPLI. It's The Loki Man. The Loki Man yan. Hindi mo siya ano. Hindi mo talaga siya makikita. Hindi mo siya mararamdaman. Ayun na. Pero ramdam siya ng kalaban at ayan na. Ayun na. Pinilian na ni Emma. Ninakaw. Ang tawag dito, Activity. Nakaw pick yan. Ayan, Valentina. Yes. Nakaw pick yung 1-1. Boy, favorite kasi ni Benny QT yan. At marami nagtatanong, bakit nga ba yung 1-1? Bakit nga ba yung 1-1 madalas parang hindi naman gumagana pero bakit pinipili? Pag nag-late game kasi pare, tapos paramis pick kayo. Oy. Yung paramis, masisave niyo yung 1-1 tapos pag nag-late game, ang hirap uli ng 1-1. Yun na nga. Lalo na ako pang matmatindihan yung 1-1. Yun na nga. Kasi Eman na yan eh. Kaya nga parang kumopya rin kagad ng, kumuha pala ng Valentina kagad itong side ng Echo. Kasi first, of course, merong paramis on the other side. You won't want that to have an option. Pangalawa, pag ginamit nila yung Nether Realm, kung sakari na lumipad itong si Eman na gamit itong 1-1, then Sanji could possibly save them. Di ba? Merong posibilidad na magkamaligtas niya yung kanyang kampe. Narinig na rinig ko, higop ah. Kung baga, mahigop niya yung damage. Di ba? Mahigop niya yung damage. Ito, anong two picks, kuya? Pasensya na kayo, guys. Ha? Medyo masaya lang kami ni Hans. Pero matindi ang bearing nitong laban matindi na ito. Matindi ang bearing na ito kasi ang bearing ng laban na ito, Hans, history is history and pride. Kami ang MPLI champions. Anong curse? Walang curse dito. Wala. Blessed kami dito. Walang sumpa. Walang sumpa. Sumpaan lang. Na kami ang bahala. Sure ball lang. Pinas magja-champion dito. Dami niyo sinabi. Ang tawag dito, good problem. Anong pipiliin dito ng RSG? Teka, papa, pwede baka pwedeng recti pa tira naman ng mic namin. Medyo nawawala-wala eh. Medyo tagilids. Tagilids eh. Okay. Okay. Since Minotaur ang tinanggal nila dito, missing ang Echo ng here. I'm probably thinking of like a Brody para pressure kagad dun sa 1-1. Ako, ano ako dito, Bruno? Oo. Bruno, ayaw, boss. Nga, parang pwede nga ang Bruno. No? Kasi may usong pa, di pa nakaka-pick up. Ay, God! Ang dalawa lang yung sinabi natin. C pala, letter C. Letter C. Ayan, okay na. Dire, galing talaga ni Kuya Red. Shoutout kay Kuya Red. Shoutout kay Kuya Red. Pinabati namin ang aming mga directors. Saktong-sakto, pagka-pick ng red side, no? Si Kuya Red na. Claude, pare, ibig sabihin, yung laruan ng Echo, ang gagawin nila dito, ultra late game. Oo. Personally, ha, ako lang, ha, Kuya Hans, ano bilang yan? Isang marksman na laging binubuhat ang kaibigan kong si Butters. Laging binubuhat. I can see it. Yung Claude, kailangan talaga win-bestment ka dyan. Tama. Win-bestment. Okay. Kailangan mong i-take your time. Tsaka kailangan, hanggat wala kang item,
ang prime mo talaga, hindi ka agad sasama unless salasin ka. Unless kaya. Pero pag hindi kaya, ang hirap kumil ngayon sa Claude. Grabe kasi nerf dyan eh. Correct. Nerfed yan talaga eh. Pero tingnan natin, late game, kasi for me, 1-1 ang lamang dyan kapag late game. Uy, ito yung rare moment sana, nag-pick up ng ambilis. Ay, Pobius! Ambilis! Ito yung rare moments na nag-pick up ng Pakito ang side ng Echo. Kasi usually ang ginagawa ng Echo, ang binibigyan nila mga heroes kay Sanford is yung mga nagsisimula ng laban. Parang Terizla, Yuzong, ganyan. Oh, yung nag-i-initiate talaga ng todo. Oh. But again, ngayon, Pakito siya. So, pwedeng manggaling siya sa likod. Si ano? Pobius? Yung Pobius ang pick up naman ang side ng Echo. Pobius yung Echo. Ah, Pobius pala yung Echo. RSG yung pala yung Pakito. RSG yung Pakito, Quezona. Okay. My bad. Pero my bad. Tama lang. Siguro nalito ka lang. Pero ang gusto, ang feeling ko, ang gusto mong sabihin nun, sinats ang Topakits. Sinats ang sinasabi ni Sona, guys. Kasi kailangan mag-aslaw talaga ng todo. Ito na naman tayo. Ito na naman. Nahihilo na naman ako. Alam mo, Kuya Hans. Ano yan? Kanina, si Nats ang nagligtas ng buhay ng RSG, ah. Tama. Against AP Bren. Ngayon, Topakits siya. Iba talaga hulog ni Nats, eh. Iba. Ko, eh. Iba ang gising ni Nats ngayon. Pag nakapagkape talaga si Nats, may ano talaga, eh. May alam mo, entertainment factor. Kaya nga siya tinawag na Nats Entertainment. Nats Entertainment really is there. Para sa side ng RSG, pero awaiting them are the lone team standing. Kamakailan lang sa upper bracket. Walang curse! Na naunang nakarating sa Grand Finals. Walang iba kundi ang Echo. And they're gonna be facing things off once and for all. Oo. Para malaman kung sino ang kampyon. Dahil una palang boxing na agad. Oo, yan. Ginera na kagad dun sa bandang gateway. Ginera na kagad. Kasi ano na to eh? Finals na to eh. Tsaka Nats Pakito plus... meron kang Kaja. So, ang ibig sabihin yung RSG, nilalaro nila yung laruan ng Echo. Biruin mo, ha? Yung RSG, kakagaling lang nila sa 25-0. Kagabi. Kagabi yun. 25-0. Tapos kanina, binarag nila yung MPLPA Champions. Binarag nila. Kinambak nila yung Game 3. Kumbaga, yung confidence nila ngayon, men, at an all-time high. Ultra confidence. Like, legit, hindi. Kumbaga, confidence na hindi na maipapaliwanag ng siyensya. Oo. Tapos yung lineup nila dito, Hans, pag-iisipin mo mabuti, pick-up type yan. Oo. Kasi nga, may Kaja. Kaja, meron ka pang Martis. Totoo. So, napakadami mong option dito to kill. And yung 1-1, every time na online yung ult niyan, pwede mo sabihin, go tayo eh. Correct. The only upside here for the side, okay, nagka-flickeran. Medyo... pero as I was saying a while ago, si Light and si Demon kahit na magiging crucial dito sa early game ng side ng RSG Philippines. Kasi hindi pa nila maaasahan si Eman in terms of damage. Usually, meron kang Kaja kapag kailangan mo, or usually kapag may Kaja ka, meron kang Brody, Beatrix, o kaya yung Kari para mabilis lang talaga masusoak up or mabilis mong... combo. Kumbaga matatanggal kagad sa mapa. Pero ngayon, Echo, knowing that, they're playing very careful. Kumbaga sinasabayan lang nila yung galaw ng RSG as they wait for the turtle na ngayon ay magsuspawn na rin. Ayan na ang laban ni Demonkite at ni Carlito. It's been a long time coming after a year of the kung ano man yung mga tournament nila. Tournament na pinag-usapan natin kanina. This is it, Demonkite coming in at si Sanji makakuha ng turtle. Lalaban pa rin ba ang Echo dito? At ayun yung Brave Shot, pero napakaganda ng ultimate na meron si Aqua to save his allies. Pero nandun yung counter go ni Sanford. Sanford, 4D. Nahila siya ngayon. Ni Light. Pero makapag-flicker out Sanford. Sabay na nakaw naman yung Netherrealm. Nagkapunuan ng buhay. Wala na matay. Legit na nag-tag of war lang. Tag of war ang lang, boss. Ang dalawang teams na to. Pero ang mahalaga ay ang Echo. Oo. Ang unang nakakuha ng turtle ng laban na yon. That gives them enough room. Yes, sir. To grow at least 113 gold. Hindi man siya ganun kalaki. Pero yung shields na nabibigay ng turtle ay mas lalong magbibigay sa kanila ng confidence to go for team fights. Oo. Buy a little bit more time para kay Benny Cutie. And then unleash him sa side ng RSG. Ito lang, Hans. Ang hirap mamatay dito. Ang hirap makapick up dito. Correct. Agad sa dalawang team na to kasi... halos similar yung kanilang lineup. Pero yung Echo yung sumagot dito eh. Yung Echo yung sumagot dahil nga nag-pobius sila. At kung iisipin mo mabuti, kinounter din nila yung mga dashes. Oo. And medyo nahihirapan talaga sila in some situations. But as of the moment, dito na naman si Eman. Nag-dash in. Papasok itong si Sanford para makalatag naman ng damage output. Eman is on the other side. Okay. Siya mawawala sa pagkakataon na yun. Light tries to go for it as well. Siya ang naipit dito sa pagitan ng iba sa mga member mula sa Echo. Humila! And Aqua tries to go as well. Sanji, still alive. Aqua protected his teammate habang si Demonkite nandito sa kabila. Lalaban pa si Demonkite. Meron ba siya ultimate dito? Wala! Okay. At umokay na. Salamat sa mga direct natin. Awat na. Awat na.
300 ang kalamangan ng Echo at Echo pa yung nagsisimula ng laban, Hans. Oo, ito ang maganda na ginagawa ng Echo ngayon. As in, fino-force talaga nila na yung pressure ay maramdaman ni Eman. Kasi alam nila that Eman is gonna be the problem pagdating ng later portions ng ating laro. Kailangan mabigyan ng RSG Philippines ng kaunting assistance yung mga gold laners nila. Kasi parehas yung trajectory niyan eh. Parehas pang late game yan. Parehas na kailangan mong alagaan ng sobra para pagdating ng late game, merong aasahan, merong damage output. True, parehas magbibuild ng Wind of Nature. Yun na yun. Correct. Para magkaubusan talaga ng physical. But Aqua, now having the necklace of Durance. Okay, Nats coming in. Left jab, right jab. Pasok ngayon. Sina Demon Kite. Lalaban ba dito? Si Sanford. Lumilipad si Sanford dito with the Demonic Force. Sina makukuha ng Retribution. Makukuha yun ni Demon Kite. At ngayon, doon, lalaban. Pare ng Echo. Nether Realm. After the Blazing Duet. Nako, kopyahan na to ng mga Nether Realm. Habang buhay pa rin ang kupunan ng Echo. Nandoon sa bandang Gedli. Sino yon? Si Nats ay makukuha dito ang Echo. Tatlo ang nawala sa mga Orcas at nilalaban pa rin nila. Tumatakbo na si Carlito. At hindi na siya pagbibigyan pa ni Eman. Eman will take two and Nats will take one. That's a 4-4-none. Lamang ang RSG. Ibang klase ang ginawa ni Nats during that moment. As in, hinawi niya. Tinulak niya papunta doon sa magandang pwesto ang iba sa mga members ng Echo. Oo. And that gave opportunity para dito kay Eman to unleash the fury, unleash the crossbow of Tang. At ang resulta ay talagang naligwak ang apat ng miyembro mula sa Echo at lumamang ng 2.0K aside ng RSG. Hans, sinabi natin kanina, si Nats talagang susi dito ang ng RSG. Susi. Pwede mong sabihin franchise player na talaga to eh. The Natsuki, man. At hindi, biruin mo, sinugod niya yung apat, alam niyang cooldown yung mga skills, pwede pa pala yun. Gulat tayo, kahit tayo nagulat, kahit si Direk nagulat eh. Sabi niya, uy, pwede pala yun. Meron na naman tayo natutunan. Oo. Meron ka na namang natutunan. May bago na naman na natutunan o nagpapakito ko. Ibang klase. Grabe yun, biro, ang sinugod niya, si Sanji. Si Sanji yung una niya sinugod, tapos hinilera niya kasi lahat eh. Oo. Papunta doon sa pwesto na pwedeng makahila si Aqua, pwedeng maapag-crossbow of tang itong si Eman. Kaya ngayon, pansin niya naman, umaatake na naman si Nasi. Ay, grabe! Well. Grabe, parang si Pacquiao. Uy. Okay, boom, habang Blazing Duet, ay Nether Realm. Uy, si Freddy Roach, tumulong, man. Tumulong. Ang tindi naman ni Nats dito magtopa. Kits, hindi mo pwede ibigay kay Nats yung mga ganitong XP, man. Yung mga may mga killer instinct. Oo, tsaka yung mga sobrang bilis talagang gumalaw. Rotate from one map or from one lane to another. Yan ang ginagawa ng RSG ngayon na medyo hindi nakakahabol ang side ng Echo kasi yung ano nila, yung composition nila is more on sama-sama talaga na kailangan pagdating ng team fight papalag tayo. Pag naita ni Sanford na nandun yung 1-1, okay, latak. Kung yun yung lineup ng Echo, yun lineup, no? Team fight magkakatabi. Actually, hindi yung lineup ng RSG kaya naman nilaban nila ito. Yun naman yung Divine Judgment. Pero ayun na, yung Demonic Force. Pero yung 1-1-1-1-1-1-1. Dumadamage pero may Nether Realm na naman. Si Nats na naman. Dito si Sanji. Abang si Nats andun sa batang Gedli. Boom! Yatap si JP dito ni Naakwa. At ngayon, hinahabol si Demon Kite. Si Carl TC. Pinabanatan si Nats. Si Nats makakawala! Nats survive! Welcome to Nats Entertainment! Habang nandun pa rin si Demon Kite tumaiwan mag-isa, ilalaman lang to ng side ng Echo. 3K ang kalamangan, 2K para side ng RSG. Then again, it's still Demon Kite. Si Demon Kite ba yun? Yung nakakuha ng turtle? Oo, parang si Demon Kite ulit. Parang si Demon Kite ulit. Kung si Kyle man, sige, 2-1, pero lamang pa rin ang RSG. RSG getting the second turtle of this fight. Pero ang kabayaran nun ay ang buhay nitong si Demon Kite at ng isa pang member. Nats was able to escape in that situation, pero mabilis naman nakabawi ang RSG with that turret takedown. Oh. Posibleng ganun din ang gawin ng Echo down low kasi si Aqua lang naman ang kailangan mag-alaga nito at mukhang makukuha nila. So, a trade for a trade. Objective na turtle and turret para sa side ng RSG. Pero Echo, ayaw nilang tumigil sa Benny Cutie. Kailangan bumaka away. Ay, grabe! Naku po, kailangan na ng stacks ni Benny Cutie dito. Abulin siya ni Eman. Naku. Pero si Natsa may iwan. Actually, hindi pala. Si JP ang naiwan. Oh my G! Ang tindi ni Nats, dahil pinalo niya si Benny Cutie, nag-force react ngayon yung Echo. And with that, 6-3! 1-0-5 si Nats, 2-0-4 si Aqua. Saka kita mo yun, kumbaga parang
in-anticipate nila yung laban kapag wala si Sanford. Oo. Kasi pag ganun yung nangyari, edi wala nang hahabol dun sa Pakito. Wala nang hahabol dun sa 1-1. Si Emma nandun sa banda itaas, nagpa-farm lang talaga. So it's up to Nuts to make the necessary play possible. And kapag wala yung Phobius dun, there's literally no counter. Walang hard crowd control wala. Sa side ng Echo bukod sa final slash nitong si JP na nabaliktad din naman kagad kasi siya yung pinuruhan ng RSG nung pagkakataon na yun. Pinapakitaan tayo ng beautiful MLBB ni Mr. Nuts. Pag si Nuts pumitik, maglalagitik. Akala ko walastik. Pag pumitik, walastik. Sprikitik, walastik. Nuts pumitik. Kung ano man, ang bahala ka na. Oo. Pero kasi parang ganun yung mga pindutan niya eh. Parang sa kanya lang tayo nakakita ng ganyang mga type ng XP eh. Action man eh, hindi mo alam yung gagawin eh. The man of action. Okay, Divine Judgment. Sinong tatamaan dito? Si JP. Pero mapagamit kayo ng knock-on na Netherrealm. Si Sanji, alam na to ng side ng RSG. So kailangan na ba mag-ingat ng Echo? BMI out this time. Si Benny Cutie, ayan na. Yung Demonic Forces, tumatalong talo ni Sanford. Nilalaban nilang to. Si Eman ngayon ang babanatan nito. May Netherrealm para maligtas si Eman dito. Habang nandun si Sanford, makakapag-out. Si Natsay nandito na naman, pumipitik. At ngayon, may knock-up. Matatamaan si JP. Sanford wala ito. Oh, Demon Kite! Na tumutusok! Double kill para kay Demon Kite. Habang si Carl Tizzy naman, makakana ako ng Lord. Ilalaman pa rin ito na side ng RSG. Kapag mainyak na si D. Kite! Demon Kite will take all the sweeps. And yung effort ng Echo doon ay nabaliwala dahil sa galawan ng RSG. Legit na Demon Time itong si Demon Kite dahil nakakuha siya ng Maniac. As of that moment, it was a beautiful start sana para sa side ng Echo kasi nakommit na nila yung Eman Crossbow of Tang. But the problem is, na-expire din yung Netherrealm na ibinigay sa kanila ni Sanji. And therefore, dahil wala silang Netherrealm, walang ultimate yung Valentina para kopyahin itong si Aqua. Aqua still had a Netherrealm to spare. Grabe. And thereon, katiting na lang yung buhay ng dalawa sa members ng Echo, Demon Kite with the double decimation, sunod pa dun sa ibang dalawa, resulting into a Maniac na 4.7k, 4.8k sa side ng RSG. Alam mo, so Hans, RSG ang pumigil sa streak na gusto sanang gawin ng Echo, na gawin 12-0 ang kanilang streak. Naalala ko, kinas mo yun. Oo. Di ko alam kung ikaw yun, pero basta, kinas ko rin ata yun sa English. Correct. And sinabi ko doon, sabi ko, the streak has been broken. Ganoon ako. Tama. Kasi English eh. Oo, kasi English. Kasi English. At ngayon, sinasabi ng RC dito, baka pwede mong sabihin ulit. Baka pwede mong sabihin ulit. Kasi 4.7 kaya ang kalamangan namin. Literal, ina-outwit, outplay nilang Echo sa lahat ng panat na gagawin ng Echo. Kumbaga sa boxing, sasapak ng kaliwa, na-dodge, tapos biglang may uppercut pala. Ganun yung ginagawa ng RSG. Ipo Makanochi. Kumbaga, Dempsey roll. Yun na lang ang hinihintay nila dito as RSG. Stats-wise, they've managed to take all of the turrets bukod sa inhibitors. Kaya naman, very confident sila in roaming around the enemy territory doon mismo sa jungle na kailangan alagaan ng Echo. Habang meron pa silang inhibitors, hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Nakakopya naman itong si Sanji ng kanyang Netherrealm. So that gives him an utmost chance para makabawi at para masustain yung kanyang team fight. Pero halos 5k na yung lamang ng RSG. So at least that's one full item True. Na lamang ngayon ng mga Raiders. Isipin mo, look at the minimap as always kapag ikaw ang pagkalaban mo ang Raiders kasi si Nuts pwedeng mag-come out of nowhere. Hindi naman siya yung type na nag-split push eh. Yep. Si Nuts yung type na biglang may flank pala sa likod na yung pagka-plank biglang sasabog ka na lang kasi nga masakit pala yung daming shoutout niya. And in addition to what you've mentioned, kita natin ngayon na nandito. Kumbaga, yung Echo mag-aasama. Kasi alam nila na yun yung strength nila. Meanwhile, both 1-1 and the Pakito kanina, nagpupush sila ng waves on the top side and the bot side para mas lalo silang lamang once na dumating yung Lord na lalabas in under 15 seconds. So kailangan nilang maalagaan ito. Make sure that the waves are controlled. So ang ginagawa ngayon ni Sanford and itong si Benny Cutie ay nagpupunta sila sa side lanes. However, sinats kasi yun yung advantage niya against the Phobius. Yes, lamang yung Phobius pagdating sa mga team fights kasi may 1-1 yung Pakito sa kabila. Pero si Nuts, yung Pakito, sobrang lamang niyan pag kailangan mong pupunta ka lang. Parang hindi ka nagdadash. Oh! Zero na Divine Judgment! Oh! Si JP at hindi na umabot ng Netherrealm doon. 4-5 situation na sa bandang likod si Nuts. Kung titignan mo dito ang
ang minimap. 14k ngayon ang Lord. Bumabanat na lang si Eman dito. Gumugusto ng stacks habang tumatalon-talon ng Sandford. Nako si Nats, binabanatan yung Claude. At wala nang magagawa pa. Pero si Carl pa rin ang makakakuha ng Lord. Clutch steal. Pero enough time ba yon para sa side ng Echo para ma-survive ang pwedeng endable moments ang laban na to. Dahil monster kill na si Demon Kite. Cause tonight we fight, says Demon Kite. 14-3, 5k gold lead at wala na rin yung Lord ng gano'n na lang. Demon Kite says kuha niyo yung Lord. Ay, sige, so papakpa tayo ng very very slight Benny Cutie. Naglatag ng Wind of Nature and also using the BMI para makatakas. Pero siya at si JP na lang ang natitira at kailangan nilang ipalag itong sitwasyon na to. Dahil bagamat wala pa yung Lord, may wave na ang side ng RSG. Gusto na nilang i-go. Ay, go na hata talaga. 1-1 Pryo Tower na lang. Outplay is real. RSGPH, Crucial Divine Judgment onto JP Netherrealm. Naninakaw ni Sanji, di na rin kumana. All in RSG, ML na ML para dito sa MPLI. RSG making the necessary plays possible. And to when you think about it, yes, nakuha ng side ng Echo yung Lord. Buti na lang at nakuha nila yon dahil kung hindi, posibleng matapos na ng RSG itong laban na to. So they still have a fighting chance. However, kita natin sa player gold, it's been Eman and Benny Cutie na medyo naaalagaan pa ng konti. Meanwhile, si Sanji kumukopi na naman, lumatag na naman. Uy, grabe, Echo Express, sila ang naunan dito this time. Netherrealm inactivate na, sabay naman normal lang si Benny Cutie. Sabay Demon lipad-lipad para kay Sanford. Binabanatan niya lahat. Tignan natin kung may magagawa pa ba ang Echo dito. Nag-out ngayon ng RSG. Biglang Echo pa yung nagpo-push. Ano nangyari dito? What is this? Nawala si Light. But Echo, wala silang minion. Isa lang. Can they push this? Hindi tumama yung final slash. Magkukol ang Echo ng back ngayon. That is exactly what they want and they're willing to do. Meron na silang next wave. Nag-conceal na naman para makagamit ng konti. JP, nag-aabang ng tamang angulo pero wala pa siya nung tamang sangka para maluto yung final slash and lead RSGPH to their demise. So RSG, medyo na pabakaway ng konti. Meron silang inhibitor pero Echo, nakahanap ng tamang pick-off. Kung sino yung merong kit pang pick-off, yun pa yung nagamitan ng pick-off. Siya yung na-pick-off. Si Light. Si Light nga. And that was so crucial dahil nabigyan ng space ngayon yung Echo para makahinga. Binigyan sila ng room to breathe dito sa next 40 seconds para makapag-set up just in case pwede pa silang lumamang. Kasi all throughout this game, ang laging nakakakuha ng kalamangan kapag teamfight ay RSG na dumedepende din sa kanilang mga positioning. Ngayon, mapipitas ba ulit si Light? Makakakuha kaya ulit ang Echo ng maganda? Magandang setup. Aqua is now with the Divine Glaive. Ang katina niyan, pare. Divine Glaive plus the purple buff na ibinigay sa kanya ni Demon Kite during that interaction. Di pa namamatay yan. There is a possibility para sa Echo na mabaliktad ang sitwasyon completely. Number one, kailangan makuha ni Sanji yung Netherrealm nitong si Aqua na ngayon ay nagpapakita naman sa mapa. Oh. Number two, there has to be a way na mauna sila in terms of pick-off. Kailangan nilang maungusan si Light na meron Divine Judgment. Oh. And then number three, Carl TZ just needs to get the Lord once again. Nakuha na niya ng dalawang beses. Ano pa ang isa pa? Naka-steal na siya ng dalawang beses. Isa pa daw, sabi ni Carl, kaya ko to, retry. Retry is live, sabi ni Carl. Okay, kinuha na yung Paramis ult na kay Sanji. Hoy, babanatan ba dito? Si ano? Si Nats yata? Si Nats? Okay, uma-out si Nats. Dumindepensa lang muna si Sanford. Malefic Roar onto Nats sa paggamit na rin ng sprint. Okay, si Nats. Reset. Reset muna sa dalawang team na to. Golden Staff on Eman for the 1-1. Ayun na. Okay, na. Naku, binabanatan na si Carl. Carlito, naku, hindi na mamaya Brazers Rat! That was a clear miss ko. Pero mukhang ilalaban pa rin ata ng Echo to. Dahil naman normal na lang si Benny Cutie sa ng Lord. Habang si Sanford hinahabol, wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Eman. Tumatalon pa rin siya. Sanford, 40, Benny. Blazing duet mula Benny. Sa bagyo. Benny Cutie. Inaabangan siya ni Nats dito. Nats, uppercut. Ipumakunachi. Nats, iba na lang minanatan niya. Nag-Winter Dungeon Suppress. And Sanji is down 2-2. Down for the count. Benny survives. Magdedepensa na lang muna si Benny. Nandito si Carl TZ. Puno na ang buhay ni Carl TZ. Hindi ko alam kanina walang buhay yan. Pero nagulat na lang tayo. Puno na ngayon. At ngayon, 16-6. 3v3 situation.
6 ang natitira, 3v3. At nagbaback away ang iba sa mga members ng Echo at nakapwesto ang RSG. Gusto na makabawi ni Demon Kite with this one. Carl Tizzy nagpakita na rin. Sinasay na papaligiran, meanwhile, napapagamit na sana ng Appraiser's Wrath, pero hindi pa rin pala. May mga immortality. JP, Carl Tizzy, Aqua, and the rest of the members of RSG na gustong makabawi sa laban na to. They want to go for it as well. Carl Tizzy, right over here, nasisipat niya yung posibleng puntahan ng Lord. Nababaliw na, hindi niya alam. Yung Lord, hindi na alam. Sino ba atakay ko sa inyo? Kumbaga, ano ba talaga? What is it talaga? Okay. Don't me, sabi ng Lord. Don't at me. Don't at me, kanina. Don't at me. Kanina ba kayo? Bad beats naman kayo, oh. Inasay ko lang ni Carl at ni Demon Kite. Wait lang, merong isang parang mishap sa side ng Echo kasi nakakalimutan natin na laging walang isang inhibitor doon sa may bandang itaas. Oo, kaya... So napupuwera sa kagad si Sanford na pumunta doon para mag-assist. So medyo nalilate yung Echo sa teamfight and RC is trying to force this one out. Egos talaga sila doon kasi nga may nuts pa doon na itutulak niya lang. Pwedeng normalin niya lang ng isang beses yan eh. Kaya lalamang na sila sa macro, sa mapa. Naku, baba natin si Carl. Ay, kaya ataliparan! Op, siguro kung ibang player yun, niliparan na yun. Oo, kaso kasi naka-emo si, si ano yan eh, si Eman yan eh. Eman yan eh. Hindi naman ako yan eh. Tsaka naka, sa bagay, ikaw pala, the ibang player being ibang player yan. Bilang ikaw, naka-conceal men. Sa pigilan si Light. Pinainal sweep, laban na lang daw kay Light. Sabi dito, ng side ng Echo, sabay Alkev, para kay Benny Cutie. Okay, nasa likod si 4D. Si Eman ngayon, babanatan niya. Air 4D, ang ating nakikita. Grabe, demonic force si Eman, tumatakbo. Eman, kumikrim po. Rock, demo, rock. Sabi ni Sanford, laban na lang daw. Sabi ni Benny Cutie, nandito lang siya sa Batang Getty. Nabangan siya ni Nats. Habang nandun yung Blazing Duet, pero na-cancel! Cancelado! Cancel ka, boy! Tinipid talaga yung Divine Judgment. At doon, apat ang nawala sa Echo. Light with the Divine Judgment to cancel the storm! Oh my goodness! Yung pagpapaulan ng bala naging diferensya para sa side ng Echo at RSG. Sumusugod na rin si JP na lang ang natitira. Ay! And it is looking over sa final pull para dito kay JP ay wala nang magagawa pa as it's RSG na makakakuha ng game number 1.